So what's up? What's up mga pare? Kamusta na dyan mga pare? I hope na okay lang kayo dyan. Tayo rito okay lang naman tayo mga pare. So sa araw na to, medyo kakaiba lang yung pag-usapan natin. Well, actually, I'm gonna introduce you another hobby of mine na I really want to share it to you. So kung mapapansin nyo naman sa content natin mga pare, sinishare ko sa inyo yung mga hobby na pinagkakabalahan ko dito. So if you're interested na malaman yun, you can check sa playlist natin. Meron tayo dyan daily vlogs, meron tayo dyan mga walking tour, meron din tayong guitar tips, guitar tutorials, and many more. So you just have to check it out sa playlist natin, okay? Ngayong araw na ito mga paregoy, ang ipapakita ko sa inyo ay ito. Video games. Ayan. Okay? So, gusto ko kasi rin matry. Kasi, hindi naman tayo yung sobrang into gaming. Pero, isa rin to sa mga nakalakihan ko na tumatak sa isipan ko at nung kabataan ko. Na sabi ko, someday, I'm gonna get something like that na magkakaroon ako. Kasi, ang backstory niya mga parang ikwentuhan ko kayo. Na-introduce tayo sa Game Boy. Nung elementary days, may kaibigan ako nung dati, shout out tayo kay Pong, na yung airmats niya kasi nagtatrabaho sa Japan. Tapos, syempre, nag-iisang lalaki siya nung time na yun eh. Binilihan siya ng Game Boy. Ito yung first generation, yung parang ganito. Ayan, so, yung first generation na yun. Kaso pagkakaiba niya mga parang, dahil nga sa Japan, sa Pilipinas kasi puro ganyan yung lumalabas na Game Boy. Sa kanya, color yellow. So, kakaiba talaga nung time na yon. Pero anyway, doon ako na-introduce sa kanya yung mga Mario, yung mga laro na mga pang Game Boy. Actually, paborito ko doon yung fighting na ano eh. Lumabas yung Yu Yu Hakusho, which is yung Ghost Fighter. Kung alam nyo yan, comment kayo sa section below kung nasubukan nyo rin yan. But anyway, mostly ng mga nilalaro namin noon, Mario. Okay? So, So doon ako na-introduce ng Game Boy. Tapos, nakikilaro-laro lang tayo. Mostly, ang kaya lang natin bilhin noong time na yun, brick game. Actually, mahal pang ang brick game noon eh. Dumating sa point na nakikilaro-laro lang ako ng brick game noon sa kaibigan ko. Tapos, eventually yata, bumili rin kami ng brick game. Yung sa tulay lang, yung sa mga flea market. But, eventually, mga pare ko, to make the story short, from elementary days hanggang sa graduate ako, na mulat na lang ulit ako rito or na introduce ulit ako sa Game Boy Color nung second year high school na ako. So yung classmate ko naman nung second year high school, nagdala siya one time ng Game Boy Color. Tapos sa Game Boy Color niya, ang nilalaro niya is ito. Yan, kung makikita niyo, oops, ay walang picture pala to. This is Pokemon Yellow, so Pikachu. Ayan. So, yan yung nilalaro niya noon. Tapos, tuwang-tuwa ako niyan. Tapos, nagkataon naman na may kaibigan yung ate ko, pinag-aawayan daw yung Game Boy sa bahay nila. Kaya, ang ginawa niya, kinuha niya, so binenta niya sa amin. Tapos, ang kagandahan niya dun sa Game Boy na yun, may kasama na siyang in-one na game. So, I think that's 100 in-one. Tapos, yung first 5 noon, puro Pokemon. Kaya doon din ako na-introduce sa Pokemon. Ang una kong Pokemon na nilaro is Pokemon, I think Crystal. Although meron naman doon Pokemon Blue yata yun or Green, nakalimutan ko na or Red. I forgot. Pero yeah, so nilaro namin yon, nakaka-addict at that time. Tapos tumatak na sa akin yung Game Boy Color. So ever since noon, nag-college na, nawala na ako ng ano, ng hilig sa, well, hindi man nawalan, pero yung Game Boy kasi nabili namin, napunta sa kapatid ko. Ang next na nagkaroon ako is yung PSP na. So, ever since noon, hindi na. Pero, ngayong pumunta tayo dito, lumipat pa tayo, nag-start ako mag-collect mga pare ko, again, ng mga video games na ganito. So, meron tayong, kung makikita nyo, meron tayong Game Boy Color. Isa sa mga
original na Game Boy Color. Yung Game Boy Color namin dati noon is yung transparent na parang purple rin yung kulay, pero transparent. So, ito yung una natin. Okay? So, lahat to gumagana mga pare ko eh. Kagandaan nito, double A battery, gumagana yan. Tapos, ang alam ko, this one is also, pwede ka maglagay ng 3 volts na DC. Yan. Okay? Ang pangit lang dito sa Game Boy Color na to is wala pa siyang backlight. So, mahirap maglaro paggabi. Pero syempre dati, di ba? Kandila lang, lalaban na tayo. Anyway, this is one of my Game Boy. Wala pa ako yung original Game Boy. Naghahanap ako ng magandang deal nun. Usually kasi nag-range yun dito sa Amerika ng mga bandang $80 to $100. Depende sa condition niya. Anyway, soon siguro magkakaroon tayo niya. Next natin is nagkaroon ako netong Nintendo SP. I think this is yung SP. Ito, yun yung kulay niya. Okay? So, oh yeah, Advanced SP. So, flip na siya. Ang kagandahan dito mga pare ko, meron na tong backlight. Okay? Pero, binago niya na yung itsura. So, from here, naging ganito na siya. Tapos, flip na yung screen niya. Ayan. Okay? Tapos, ito yung cartridge niya. Ang itsura ng cartridge na kinukuha nito is parang ganito. I'm gonna show you. Ito. Meron ako rito yung Pokemon Fire Red. Okay? Kung mapapansin nyo, marami akong Pokemon games kasi mas na-enjoy ko laruin yung Pokemon, mga pare ko. Kasi merong trade, merong fighting, merong adventure, may story, yeah, stuff like that. So, ito yung Game Boy Advance na bala. Ganyan itsura niya. Ang kagandahan dito, at saka ang kagandahan dito, nag-read sila ng mga old school na mga bala. So, yung bala ng first generation, babasahin niya kahit na hindi colored. Okay? Tapos, it's the same thing with this one. So, kung mapapansin nyo yan, di ba? Itong yellow na to, pwede ko rin siyang gamitin dito. Ang problema lang, ganyan yung itsura niya. Nakalitaw siyang ganyan. So, kung maglalaro ka, nakalitaw. Pero, kung nahihirapan kang maglaro dito dahil madilim, pwede mong gamitin to. Okay? So, that's another thing. So, Game Boy SP Advance. Advance SP. Yep. After nito mga pare ko, naabutan ko rin itong Game Boy Advance na to. So, itong Game Boy Advance na to ay ganito rin yung bala niya. Ito ay Tony Hawk Pro Skater. So, ganito rin. Pwede rin siyang, ang alam ko, pwede rin ito magbasa ng ganito, yung lumang Game Boy na bala. Ayan. Okay, so ito medyo rough na yung ano niya. Madumi pa, hindi pa nalilinis. At meron din tong tumatanggap to ng double A battery, tapos meron din siyang tawag dito, let's see. Meron ba tong may headphone lang siya, pero I don't think nilaro ko to ng merong adapter. Mukhang wala siyang adapter mga pare ko. But anyway, dito nga pala iba yung battery nito. Hindi siya double A triple A. Para siyang battery ng pang cellphone na yung style. Kaya, yeah. Iingatan mo kasi pag nasira yung battery, you have to replace yung battery na yun. At hindi mura yung battery na yun. So, after nitong Game Boy Advance na to, this one is also have a backlight. So, okay din to. Pero, okay. So, mas komportable. Kasi, ito medyo naging weird. Kasi nga, naging flip screen yung style. Okay? Yung iba, gusto nila to. Yung iba, hindi nila gusto to. So, meron din ganito tayo. Yan. Para siyang ano, engage. Yung Nokia engage. Advance. So, after nyan mga pare ko, meron tayo na itong Micro Game Boy. Game Boy Micro. Ganito yung itsura niya. Ayan. Ito ang pinaka-paborito ko sa lahat. Okay, dito ko nilalaro itong Fire Red ko. So, kagandahan niya, pwede siya magbasa ng ganyan. At alam ko, pwede rin siya magbasa ng ganito. No, I don't think so. Nope, I'm wrong. Hindi siya pwede magbasa ng lumang bala ng Game Boy. Ang mabasahin niya lang is yung Game Boy Advance. Okay? So, ganyan yung itsura niya. Gusto ko siya kasi napakaliit niya. Compare mo sa original o yung Game Boy Color, ganyan siya kaliit. Okay? Compare mo siya sa Game Boy Advance, ganyan siya kaliit. Compare mo siya sa SP, Advance SP, ganyan siya kaliit.
So, pinaka madali itong dalhin pag yung magta-travel ka tapos gusto mo lang maglaro-laro. Ito yun. So anyway, move on tayo. Yun yung mga old school. Dumating sa point na nagbinago ng Nintendo yung stand nila. So nagkaroon ng Nintendo DS. Okay? So dito sa Nintendo DS Lite, hindi ko na nakuha yung mga sumunod pang Nintendo or yung mga older unit nila. Pero for sure, hatingin natin yan kasi kagaya sa inyo, medyo hoarder tayo sa pagdating sa mga old school na mga laro na ganito na nagre-remind sa akin ng mga kabataan ko. But anyway, meron tayo neto. Ito naman, nilalaro to ng anak ko ngayon. Okay? Ito ay tatanggap siya ng gantong klaseng bala. Okay? Nakalitaw nga lang, tatanggap siya niyan. Pero ang bala talaga nito is yung mga ganito. Yan, DS na. So kung papansin niyo, marami talaga akong Pokemon. Puro Pokemon yung mga bala ko. Ayan. So, ganito na siya. Kung i-imagine ninyo mga pare ko, from here, yung luma, naging ganito, tapos naging ganito. Pokemon Red. Meron tayo rito yung Pokemon Emerald version. Ito yung parang green version nila, ng Advance. Tapos, wait, this one is the Leaf Green. Ito yung green version. Tapos may emerald version din tayo. Okay? Makita nyo yan. And then, meron din tayong Super Mario World 2. Yan, isa sa mga old school natin. Meron akong Dragon Ball GT. Tapos, Midnight Club. Meron tayong Pokemon Silver version. Tapos, meron din tayong, I think this one is a blue version ng Pokemon. Then, lastly natin is itong Power Rangers. Tapos, dito mo siya, yan, dito mo siya ilalagay. Yep, that's it. That's how you do it. So anyway, mga parigoy, this one is good kasi touchscreen na rin to. Meron tong pen, okay? Wala siya rito. Nilalaro kasi ito ng anak ko. So, pwede mo na siyang tusok-tusukin dyan. Pwede kang maglagay, mag-download ng, oh, you can put memory, let's see. Hindi pa yata ito nalalagyan ng memory card. So, meron siyang built-in na memory card. So, yeah. You can download things here also. Tapos, touchscreen siya. Tapos, iba na rin yung interface nung mismong Nintendo DS na to. But yeah, it's good. Okay? So, tumatanggap siya ulit ng Advance at saka Nintendo DS. Okay. So after nito mga pare ko, nag-upgrade ako. Lumabas kasi itong Nintendo 2DS XL. Okay? So ito na ang itsura niya. Yan. Okay? So mas malaki na. Di hamak na mas malaki na yung screen niya kung mapapansin nyo. Yan o. Okay? Tapos, mayroon din tong stylus. Okay? Ito yung stylus niya. Makikita nyo dito. Okay, so pwede nyo siyang tusok-tusukin. Touchscreen siya. Tapos, meron na rin siyang memory card. So, you can put memory card dito. Andito. So, meron siyang micro SD. Tignan natin. So, yung micro SD ko, 4 GB lang pala itong nilagay ko dito. Well, actually, hindi kasi ako naglalagay or nagda-download masyado ng games dito na yung sobrang laki ng kinakaya ng memory. But, I use yung memory card para lang sa mga save. Okay. Tapos, ito yung bala niya. So, it's almost pretty the same as this one. Ang kagandahan dito mga pare ko, kaya ako to kinuha kasi naglabas din kasi ng 3D XL. So, nung iniisip ko kung kukunin ko yung 3D XL, parang konti lang yata yung mga games na makakapag-maximize nung 3D XL na yon. So, kinuha ko tong 2D XL kasi pwede kong gamitin tong lumang bala na to and then yung sa 3DS. Okay? Tapos, yeah. So, dito, may wifi na rin to. Pwede kang manood ng Netflix. Pwede kang manood ng Hulu. Pwede kang mag-Facebook. Pwede kang mag-YouTube. Pwede kang mag-soundtrip. Pwede kang maglagay ng mga music and everything. So, meron din siyang camera and mic. So, pwede ka rin dito mag-Skype and everything. So, biglang talon yung Nintendo sa pwede niyang magawa.
Anyway, yeah. Binago rin niya yung itsura niya. Meron na siyang joystick na ganito. Kung mapapansin nyo, uso to sa mga Xbox tapos sa PlayStation. So, naglagay rin sila ng ganyan. But anyway, this is yung 3D XL natin. Okay? So far, ito yung mga gamit ko or yung mga laruan video games na meron ako Nintendo-wise. Meron din akong isa na ginagamit na hanggang ngayon ay na-preserve ko pa. Ito yung PlayStation PSP ko. Okay. So ngayon, ang tanong natin, bakit kaya ako biglang nag-share sa inyo nito? Kasi, kumuha tayo for the very first time, mag-a-unbox ako pag nakuha ko yung box ng Nintendo Switch OLED natin. So, kumuha ako ng bagong Switch na lumabas sa market. Actually, gusto ko nang bilhin yung first generation. Nung lumabas kasi yun, parang nagkaroon ng problema na sabi ng tao, medyo mahina daw yung battery. So, naglabas ng version 2, which is feeling ko yun sana yung kukunin ko. But then, again, parang for some reason, kumuha ko ng Xbox instead of that. Pero naudlot ng naudlot, to make the story short, hanggang sa nakuha natin yung OLED, which is much better version nung nauna at saka nung second version. Yun yung gusto kong i-share sa inyo. And then, we're gonna stream. Okay? There are certain things which is, actually, I want to play Pokemon there kasi parang way, way, way back nung lumabas yung version 1, ginawa nila yung Pikachu or yung Pokemon yellow version, which is yung Pokemon Let's Go Pikachu, tapos may Pokemon Let's Go Eevee na nilabas. So, yun yung gusto kong laruin yung Pikachu. And gusto ko sanang i-share sa inyo yun, mag-stream para makita nyo. If ever you are playing that one and you want to see kung paano tapusin, ano yung mga pwedeng gawin, you can, you know, watch that. Or, if you just wanna reminisce yung, you know, yung kabataan nyo when you are playing Pokemon, that would be a very good content para sa inyo. But eventually, I want to do that kasi I want to spend time with my son, si Travis, kasi si Travis ay mahilig siyang maglaro ng Pokemon na ngayon. So, yeah. Anyway, I just want to introduce you dito sa mga laruan ko na to. Isa to sa mga part ng childhood memories ko. And hopefully na nag-enjoy kayo na makita to. Kung meron kayong mga ganito or na remember nyo rin yung bagay na to, just comment down below. Okay, mga paray ko. Kita-its tayo next time. Wait nyong ilalabas ko yung unboxing ng OLED. Wala pa ako nakikita na review na Filipino sa OLED. I think hindi pa kasi lumalabas sa Pilipinas. But I want to share it with you guys. Okay? So anyway, kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-comment down below, at syempre mag-subscribe. Kita-its tayo next time.